Ang tugon sa maraming pangangailangan ng tao, nabibigyan ng pagkakataon ang mga producer na lumikha ng mga produkto at magkaloob ng serbisyo upang kumita. Supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Sinasaad ng batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Pag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Pag bumababa naman ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Na mauunawaan ang konsepto ng supply sa pamamagitan ng supply schedule. Ang supply schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Kikita sa larawan ang supply schedule. Ito ay tumutukoy sa quantity supplied para sa candy sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso, bawat piraso ng candy, 10 lamang ang dami ng handa at kayang ipagbili ng mga producer. Sa presyong 2 piso bawat piraso, 20 piraso naman ang handa at kayang ipagbili ng mga producer. Kung tataas pa ang presyo at maging 5 piso, bawat piraso ng candy, kapansin-pansing magiging 50 ang magiging supply para dito. Malinaw na ipinapakita ang direktang ugnayan ng presyo at quantity supplied ng candy para sa producer. Iban sa supply schedule, maipapakita rin ang ugnayan ng presyo sa quantity supplied sa pamamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na supply curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Graph ay batay sa supply schedule na nasa talahan na yan. Kung ilalapat sa graph ang iba't ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity supplied, ay mabubuo ang supply curve para dito. Halimbawa, sa punto B, ang presyo ay piso. 10 ang dami ng candy na gusto at handang ipagbili ng producer. Sa punto C, na ang presyo ay 2 piso, 20 ang dami ng candy na gusto at handang ipagbili ng producer. Kung tutuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F, ay makabubuo ng isang kurbang pataas o upward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at handang ipagbili ng mga mamimili. Ang paggalaw ng kurba mula punto B papunta ng punto C ay nagpapakita sa pagtaas ng supply ng 10 piraso ng candy. Kapag ang presyo naman ay bumababa ng piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity supplied sa 10 piraso. Samantala, ipinapakita sa graph na ito ang paggalaw sa supply curve. Mangyayari ang paggalaw sa supply curve kung ang salik na nakaaapekto ay ang sariling presyo ng produkto na nagbabago.
kung ang presyo ng candy ay tumaas mula piso tungong 2 piso, makikita sa graph na lilipat ang punto B sa punto C. Kung bababa naman ang presyo mula sa 5 piso tungo 4 piso, ang punto F ay lilipat sa punto E. Sa pangparaan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied ay sa pamamagitan ng supply function. Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Ari itong ipakita sa equation na QS is equal to C plus BP, kung saan QS is equal to dummy ng supply, P is equal to pressure, C is equal to intercept. Intercept ay ang bilang ng QS kung ang presyo ay 0. At B is equal to slope. Slope is equal to pagbabago ng QS over pagbabago ng QP. Papakita ang slope ng pagbabago sa dami ng supply sa bawat pisong pagbabago sa presyo. Pang mapatunayan na ang datos sa supply schedule at ang supply function ay isa, suriin at pag-aralan ang komputasyon. Supply function mula sa supply schedule para sa candy. QS is equal to 0 plus 10P. Gamit ang supply function ay makukuha ang dami ng quantity supplied kung may given na presyo. I-substitute ang presyo na piso sa variable na P at i-multiply ito sa slope plus 10. Ang makukuhang sagot ay idadagdag sa 0 or intercept. Mula dito ay makukuha ang sagot na 10 na quantity supplied. Sa ikalawang halimbawa, ang presyo na 5 piso ay i-multiply sa 10. Ang naging quantity supplied ay 50. Aliban sa presyo, may iba pang salik na nakaapekto sa supply. Ang pagsusuri ng mga salik na ito ay mahalagang malaman upang higit na maging matalino sa paggawa ng desisyon ang mga producer. Gaya ng pagbabago sa teknolohiya. Iniwan na ang modernong teknolohiya ay nakatutulong sa mga producer na makabuo ng mas maraming supply ng produkto. Dahil dito, maaaring bumaba ang halaga ng produksyon na lalong hihikayat sa mga producer na dagdagan ang kanilang supply. Pagbago sa halaga ng mga salik ng produksyon. Ang paggawa ng produkto ay nangangailangan ng iba't ibang salik gaya ng lupa, paggawa, kapital, at entrepreneurship. Sa bawat pagtaas ng presyo ng alinmang salik, mangangahulugan ito ng pagtaas sa kabuuang gastos ng produksyon. Kaya, maaaring bumaba ang dami ng mga produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng presyo ng alinmang salik ay magdudulot din ng pagbaba ng kabuuang gastos sa produksyon. Kaya't inaasahan ang pagdami ng supply. Bago sa bilang ng mga nagtitinda. Ang salik na ito ay maihahalin tulad din sa bandwagon effect sa demand. Kung ano ang mga nauusong produkto ay nahihikayat ang mga producer nang mag-produce at magtinda nito. Ang kasagsagan ng lockdown, ang San Miguel Corporation ay nagdesisyon na gumawa ng alcohol sa halip na alak
upang matugunan ang mahigpit na pangangailangan dito ng mga tao at makaiwas sa virus. Pabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Ang mga pagbabago sa presyo ng isang produkto ay naka-apekto sa quantity supplied ng mga produktong kaugnay nito. Halimbawa, ang magsasaka ay nagtatanim ng palay at mais. Sa panahon na mas mataas ang presyo ng mais, magaganyak siyang gamitin ang kabuuang lupa bilang taniman ng mais. Ito ay magdudulot ng pagbaba sa supply ng bigas at pagtaas ng supply ng mais. Apektasyon ng presyo. Kung inaasahan ng mga producer na tataas ang presyo ng kanilang produkto sa madaling panahon, may mga magtatago ng produkto upang maibenta ito sa mas mataas na presyo sa hinaharap. Ang kondisyong ito ay tinatawag na hoarding na nagbubunga ng pagbaba ng supply sa pamilihan. Halimbawa, bago mag-lockdown, may ilang mapagsamantalang negosyante na nagtago ng kanilang supply ng alcohol dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo nito. Pag nangyari na ang inaasahang pagtaas ng presyo ng alcohol, muli nilang ilalabas sa pamilihan ang mga itinagong alcohol. Ang mga pagbabago sa salik ng supply ay may epekto sa magiging kahihinatnan ng negosyo. Dapat alam ng producer kung paano tutugon sa pagbabago ng mga naturang salik. Una, ang pagtaas ng gastusin sa produksyon ay nagre-resulta sa pagtaas ng presyo ng produkto. Hahantong naman ito sa pagbaba ng demand. Una nito, sa pamamagitan ng efficient na pamamaraan, sa kaunting salik na gagamitin, makabubuo ng maraming produkto. Dalawa, ang pagpasok sa negosyo ay malaking pakikipagsapalaran. Upang maging matagumpay, kailangang pagtuunan ng masusing pag-aaral ang pamamalakad nito. Kiyang maitutulong ng paghingi ng payo sa mga eksperto upang maging matatag ang negosyo. Tatlo, ang pagkakaroon ng sapat na kahandaan sa anumang balakid sa negosyo ay napakahalaga. Dapat maging handa sa anumang inaasahang balakid, tulad ng natural na kalamidad at krisis sa ekonomiya upang hindi maapektuhan ang produksyon. Panghuli, iwasan ang pagsasamantala, lalo na sa panahon ng kagipitan o kakulangan. Ito ay lalo lamang magpapalala ng sitwasyon. Dapat isipin ng mga negosyante ang kapakanan ng nakararami, lalo na ng mga consumer na hindi kayang abutin ng mataas na presyo. Alright.